pong pangalan niyo, kuya? Pangalan mo. Usapan mo. JR po. JR. Ano po yung itong pangalan? Hindi lang JR. JR Laureta po. Ano po? JR Laureta. Yun talagang totoo mo pangalan, JR? JR o junior po. Ka ng tatay mo? JR po, Laureta. JR Laureta. Pusukan mo, tamo. JR po, Laureta po. So ito pong anak mo. Isa lang ba itong anak mo? Dalawa po. Yung nanay niya nasaan? Pwede mo kasama? Yan po, sa Manila. Nasa Manila siya? Po. Kuya, pangalan mo. Usapan mo. JR po. JR, ano po yung itong pangalan? Hindi lang JR. JR Laureta po. Ano po? JR Laureta. Yun talagang totoo mo pangalan, JR? O junior ka ng tatay mo? JR po, Laureta. JR Laureta. Pusukan mo, tamo. JR po, Laureta po. So ito pong anak mo, isa lang ba itong anak mo? Dalawa po. Yung nanay niya nasaan? Pwede mo kasama? Yan po, sa Manila. Nasa Manila siya? Po. So itong anak mo, ano nangyari sa mata niya? Na suplat po baga ng kutsilyo po. Kutsilyo ang nakatama? Po. Buti hindi siya natitanong. Dahil na baga po. Ayan. Grabe kayong pagkairo. Wala mo. Nangyari. Ano po ang findings ng doktor? May sinabi na sa inyo kung anong gagawin. Galing na yun sa Maynila. Dadalhin doon sa Maynila. Dadalhin yun, sabi ni Dr. Magneser. Ano ba, papalitan din ng mata? O tatanggalin? Tatanggalin? Para hindi na mahawa sa kabila. Papayag ka ba na tanggalin yung mata ng anak mo? Papayag ka? Para ikakabuti ng anak mo. Oh, kasi kasi dapat napabayaan para sumukat sa utak ang infection. May infection. May infection siya. Oo. Totoo 'yun. Maniwala ka sa amin. Ayun, nakita ko siya. Meron siyang lugad, may peklat siya, may peklat. Ilang buwan na 'yan ganyan. Kasi kung ang infection niya humawa sa kabila, matutuloyan siya, mabulag pa rin. Kailangan rin siguro ng second opinion ng ibang doktor, lalo na kung makarating kayo sa Manila. May matutuloyan ba kayo sa Manila? Ikakilala ka doon. Nandun naman yung nanay niya. No? O sige, ganito. Bibigyan kita ng 3 minuto. Manawagan ka sa mga nanonood kung anong gusto mong tulong para sa anak mo. Kasi nang po may kabuting kalooban. Sabihin mo para video ito. Operasyon. Gusto ko nakasan mong boses. Nakasan mo. Gusto ko mong pumaray kung ate ko na ireklamo. Kaya mong magsalita ng Tagalog? Hindi po. Para naiintindihan. Sige ka ng tulong. Sabihin mo. Hingin po ako ng tulong para sa anak ko. Hingin po ako ng tulong para sa anak ko. Para maapirahan. Para maapirahan po. Mm-hmm. Sino man po magbukas ang puso. Sino po ang may magbukas ang puso po para sa anak ko. Ano ba ang trabaho mo ngayon? Nagtanong po ako ng anong abaka po. Nagtatanim? Nagtatanim. Nang abaka. Taga saan po kayo? Asun po. Barangay Asun. Barangay Asun. Kompleto ang sagot. Ilang taon ka na? 18 years old. Ang bata ka pa. 18 pa lang. Nakasan. Nakasan. Sige po. Subukan mo. Sana po, tulungan lang kami ng anak ko. Gusto kong makopera ang yung mata niya. Sina tawa ko sa kanya eh. Kung sino may bukas po ang puso na tumulong sa amin, parang mapagamot kong anak ko, yun naman. May idea ka na ba magkanong kailangan magastos?
Sabi po ba ni doktor, sa Manila lang yan pwedeng gawin? Opo. Sa Jose Reyes or sa PGH? PGH na po. So sana, asikasuhin mo siya. Ilang taon na siya? 5 po. 5 taon, nakakawa talaga siya. Hindi ka ba, ano bang naiisip mo pag nakikita mong ganyan yung anak mo? Hindi ka ba naiiyak? Naiiyak po, naawa po sa kanya. Pero malikot pa rin siya hanggang malikot ngayon, ano? Playful. Ako, huwag ka na masyadong malikot ha. Ingatan mo tong ano mo, kaliwang mata. Pag yan nalikot mo, hindi ka na makakakita. Ano trabaho ni asawa? Ano, patulong mo, naglalaba po. Naglalaba siya sa Manila? Kausapin mo si asawa mo na kung ano ang naging resulta ng check-up nyo ngayon. Ano bang ano? Sabihin mo sa kanya, baka mapanood niya to. Ano pangalan ng misis mo? Hindi ko kumakontak yung kuya ko. Hindi, dito na lang. Sabihin mo sa kanya habang nanonood siya ngayon. Ano pangalan niya? Kuya, kayo, bilang staff po ni Dr. Bagnes, ano pong idea niyo, magkano pong mauubos kung tatanggalin yung mata ng bata kasi na may po, infection? Tatanggalin po ang mata ng bata, so mapatulogin po siya kasi anesthesia itutulok sa kanya. Opo. Siguro po aabutin po ng 80,000 lahat ang gagastusin sa kanya. Okay, yun po yung estimate. Opo, yan po ang ano namin na para matanggal po yung ano ng bata kasi maiwasan natin na magkaroon pa ng infection sa kabilang mata ng bata. Okay. As soon as possible, kung sino man ang may tumulong sa batang ito, di mas mabuti mapaaga natin ang operasyon. Oo nga po. O. Salamat sa inyo, kuya. Opo, welcome po. Welcome po. Okay na po. Okay. Ito po si JR, mga kababayan. Team Ruel. Sa ating po mga nanonood, Team Kapuso. Si JR po ay nakilala ko dito sa Joseca Hospital sa Eriga. At yung anak niya po ay kailangan ng immediate na tulong. Pwede mo bang ikwento sa amin, isa laysay, paano nag-umpisa yung sugat niya sa mata? Istorya mo na sa iyo. Istorya mo. Pangyari ka mo. Pangyari. Yan po kayo nandiyan. Nag-drum po ako sa ano, harong po na saro. Tapos tinawang ko yung bunga. Yung bunga, yung manit ng bunga. Binigyan mo siya? Binigyan po. So, may kapit bahay namin. Binigyan mo siya. Tapos, nagkuhan yung ano. Sige na. Sige na. Yung tabak. So, tinawag ko yung bunga. Sino kumuha ng tabak? Yung ano? Binigyan mong bunga. Opo. Yung anak mo, paano napasali sa kwento? Hindi. Yan po, hindi po siya nagtuko sa ano. Ang baby mo. Yung nagtilad yung bunga. So, tinawag ko yung bunga. So, aking mga kaso, nagtilad yung bunga. Kaya mo dyan ang karawat. Yan man ako hindi. Pag luwas ko, luminalaganan. Tapos, kung nakatangat yung tabak, nasuklat ka. Nakaangat yung inarubatan. Sino may hawak ng tabak? Yung may tilad yung ano. Hawak-hawak niya, biglang tumakbo, nasaksak sa mata. Anong naramdaman mo noon? Umiyak ng malakas yung baby mo? Ano naramdaman mo? Nagalit ka ba? Doon sa may hawak ng tabak? Saan gusto ko yun? Kaso nagkatilad yung bunga. Hindi ko mga ito yung GR na niya. Pero kahit pa paano, makulog na mariyang ano, makulog na mariyang buto. Responsibilidad to. Kasi may hawak siyang matalo. Although aksidente yun, wala ba siyang inover sa inatulong? So, ginarama po sa ano, barwa po, nalinigan po. Nalinigan. Yan, so ngayon, na ilang buwan na yung gano'n yung buwan, ano, anak mo? Ang buwan pa masanaan eh. Nangyari kang December. May ano na, may 7 buwan. Kung anong buwan na, ano, 8 buwan na, medyo matagal na. Ngayon mo lang ulit na pa-check up, ano po, hindi na siya nakakakita, naramdaman mo, hindi na siya nakakita. After 1 week, hindi na rin siya nakakita noon. Totally hindi na siya nakakita noon. Matusok, ano? Matawa yung baby, ano? Ano ngayon ang findings ni Dr. Bagnes? Anong gagawin sa kanya? Pwede mo ba ang sabihin sa amin? Sabihan na. Sabihan na. So, inulayan ni Lucas Bago. Kaya mga kababayan, kailangan daw kung
alisin yung mata. Kasi po kung hindi po alisin yung mata, akit po yung bacteria, infection, at maaaring mahawa yung nakakakita niya pang mata, yung kaliwa. So, magkano po ang minimum price para maoperahan? 80,000, di ba sabi ng isang po? 80,000 daw para maalis po yung kanyang mata. Patutulogin kasi malimot na lang. Patutulogin niya. So, dapat maagapan. Ayan. Pwede kang humingi ng tulong. Mga kababayan, tulungan po natin. Kailangan po natin ng tulong niyo dito. Kahit pakunti-kunti lang, pag nakasama-sama natin, baka makabuhin tayo ng halaga na kailangan ni Dr. Bagnes, na kailangan ni JR, at ng baby niya. Ano pa ang baby niya? Si Gerald. Yun po ang kailangan nila, 80,000, para siya ay tuluyan, gumaling yung kanyang mata. Sige po, manawagan ka po sa ating mga yun. Pwede ka na pong manawagan sa mga manonood. Pwede po ano magagad ng ano, tulong po para sa anak kong para maoperahan. Na ano po, naawa kasi ako sa anak ko. Kung hindi po maoperahan, anong mangyayari sa anak mo? Baka mabuta po sa kaliwang mata niya. Baka siya mabulag. Mabulag ng tuluyan. Kasi pwedeng maapektuhan yung kanyang kaliwang mata.